Hello guys, for today's video, it's another vlog. Today is October 7th. So, a few days from now is magpo-possession na yung new owner sa bahay namin dito sa may Mahogany. So, i-give up ko na yung aking first home dito sa Mahogany. So, I'm very sad at the same time kasi ito yung first ever home na binili ko sa Mahogany. So, ito siya. Tutor ko kayo ng medyo light lang kasi mabilisan lang tayo dito dahil may inaabangan kaming couch doon na i-deliver sa panibagong bahay. So, ito. So, ang ginagawa ko lang ngayon is i-rearrange ko yung mga keys. Key holder. Ayan, na ginawa ni Daddy dati. So, quick tour lang. Ito yung aming itsura ng entrance. Dito namin nalagay yung mga sweater, jacket, dyan. Tsaka mga broom, dyan namin nalagay. Tsaka yung shoe rack. Malinis na siya kung titignan nyo. Bawat gilid niyan is nilinis ko na. Pero mayroon akong hinire na cleaner para maglinis pa rin. Kahit yung mismong labas, kahit yung ito, yung mga yan, yung mga gilid-gilid niyan is nilinis ko na. Kung makikita nyo is fall weather na sa labas. So, kailangan ko pa siyang linisan yan, no? Pero sabi ko, bahala na. So, ito yung itsura ng loob. Ayan. So, ito is nilinisan ko na rin siya. Yung sa may windowsill. Windowsill ba tawag dyan? Kahit ito is nilinisan ko na. Medyo madumi ng konti kasi every now and then is, ewan ko ba't madumi? Siguro dahil sa vent. Nag-vacuum na ako, nag-mop na ako. Tapos ito, kung mapapansin nyo, iniwan ko to para sa new homeowners tsaka itong TV kasi ayun ang request nila. And then, itong fridge, ako na rin ang naglinis ng fridge. Ang freezer is malinis na. And then itong fridge, ako na rin ang naglinis ng fridge. Pero may daradaas, ay, hindi ko to nalinis ng taas. Ba't nalakit ako itong taas? Hala, hindi ko nalinis itong taas. Alam mo, tinang nag-tour ako, ito malinis to. Pero ako ba't madumi yung tignan? Pero malinis yan. Ito, oh, hindi ko siya nalinis. Hindi, malinisin natin yan. Tapos, ito yung mga iniwan kong gift para sa new homeowners. Yan. Takpan natin ito kasi, and yan yung name nila. Tapos ito yun na yung garage keys. Mag-iwan pa ako ng isang garage key kasi dalawa yon. Tapos, ito yung malinis na rin itong oven. Tsaka yun, yung lutuan. Tapos ayan, yung cupboards na yan, lahat yan is malinis na, is empty na rin siya halos. Empty na talaga siya. Ayan, itsura niya sa loob. Ayan, emptied. Pati ito is emptied na rin yung mga yan. Pati ito sa... Ito, nag-iwan lang ako dito ng bucket para sa, ayan, para sa, tawag dito, sa organic, compostable. Madumit to siya ulit, oh, papalinis ko yun sa cleaner. Kasi daddy, inaayos na to kasi nagkaroon ng problema sa isa sa mga blinds. Yung string niya is na lagot. Ito, malinis na rin. Ito is yung powder room or yung guest bathroom dito sa main floor. Malinis na rin siya, besh. Konting kembot na lang yan. So, ito yung pinaka-pantry. Tinanggal ko lahat yun ng mga shelves na yun, lalo na kasi may leak dun dati. Nilinis ko na rin siya yan. Yan ang itsura niya. Mismong yung mga agyo dito sa labas, sa siding is nilinis ko na rin yan. Nilinis ko yan lahat. Ayan. Nilinis ko yan. Pating agyo dyan sa may ilaw, nilinis ko. Ayan, grabe. Tapos, akit tayo sa taas. So, ang ginagawa ko, ito yung ginagawa ko ngayon. Sinusort ko yung mga keys nila. Kasi i-handover, talagyan ko siya ng post-it para alam nila ko sa inyo yung garage keys, yung main door keys, tsaka back door keys, tsaka yung post office keys. Tapos, baba tayo. Ano, Dad? Ano baba? Ha? Daddy, bakit? Anong alisin? Yung mga nakapantay mo lang yung string. Anong alisin, Daddy? Ito. Hawakan mo rito. Ala, bakit alisin? Hindi siya mga kapalitan. Ala, buong papalitan pa pala? Oo.
So yun, natutulungan ko na si Daddy papalitan yung string. Sandali lang. May ganung level. Papalitan na siya mo yung switch level. Yan, yung wala lagi siya mga mga katapapalitan. Paano natanggalin yan? Mga gamit yan. Is phase out na siya. Hindi na siya pinagbebenta sa Canada ngayon kasi safety hazard yung may string ngayon. So, hindi na siya pinagbebenta at all ngayon. So, kahit ibiling ko siya, wala na siya. So, anyway, sana tayo. Ayan. So, kailangan pala linisin yung fridge pala. Kasi to, hindi ko na binacuum to. Ang binacuum ko lang is yung taas. Yung pinaka... yung two bedrooms, hayaan ko na to sa cleaner kasi nga, pagod na ako nun. Ito is supposed to be washer and dryer, pero nasa baba yung washer and dryer. Ito is lalagyanan ng mga kung ano-ano. Ito yung ilaw. Ayan. Ito is yung master's bedroom na isa. Dalawa kasi ito eh. Ayan, kinakita nyo meron na may lines pa ng vacuum. Ako nag-vacuum yan. At saka yan. Ito yung walk-in closet. So, mapapansin nyo, mas malaki yung walk-in closet namin sa kabilang bahay. Ito is washroom namin ni Brian. Dati, makakawasin yung walk-in siya, diba? Yung siya tub. And speaking of this, kasi nakalimutan ko siya ng isang araw. Yan. Ito yung kwarto ni Mommy at Daddy. Ay, nilinis ko na rin siya. Tanggal na yung mga mansya ni Kim at Gigil. And then yan. And then dalawang closet sila. Ito yung washroom nila. Kaya rin na, diba? O, diba? Ayan yung kwarto nila. Spacious. Tapos ito yung view nila. Mas maganda yung view nila kaysa sa amin. Kasi sa amin is backyard. So, ayan. Muna tayo ulit sa... kwarto namin. Yung kwarto namin, ang view namin is... backyard. So, wala kaming view talaga. Is kapitbahay ulit. So, ito yung washroom namin ulit. Ayan. Sa basement. Sa basement, let's see. Sa basement. Sa basement. Ang nangyari is... ito. I'm so proud with the basement kasi grabe yung linis na ginawa ko. Alam ko nakita niyo yung basement before pero ito na siya. Ito sa bahay talaga yan. Ano ba yan? Yan. Extra carpet yan kapag gusto niyo magpapalit ng carpet. Oh! Ilaw bukas. Ba't na lang pumunta ako dito? Yan. Yan. Sa kanila rin table na yan. 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 Hindi kunin ko itong table. Hindi ko kasi alam kung paano siya tiglupin ng isang araw. Pero ito yung washer and dryer din namin nilagay. Yan. Washer and dryer. Tapos yung furnace. Yan. So yun. So yung sa garage, nandun pa yung lumang bicycle ni Daddy na sira-sira. So kailangan ko siyang itapon at dispose. Kasi yun, ito turnover na yung bahay. Ayan, si Daddy is... ano yung progress, Daddy? Feeling mo maayos siya? Ako, Daddy, ah. Ayan, wala siyang blinds. Pero naayos ko na siya, guys. May... nalagyan ko na yung module number tsaka compartment number. Ayan. Ito is... kailangan siya linisin. Kitang-kita yung dumi, oh. Nakalimutan ko itong butter area na linisin. Ew, gross.
So ngayon wala tayong panlinis. Kasi na ilagay ko na lahat. So yung garage, kailangan ko ng upuan. Kunin ko itong isang upuan. Kasi empty natin yung garage. Pakita ko sa inyo yung garage. Kaya ako isang upuan. Alam ko ba, gustong-gusto nila itong upuan na ito, sira-sira na. Eh, during the showing, hindi naman nila nakita na sira-sira na ito. But anyway, sige. Sama ko kayo sa garage. And the deck, mamimiss ko itong deck kasi gustong-gusto ko itong deck, oh. And nakapag-mow na ako ng lawn. So yung apple tree namin, hindi na siya tumubo after 5 years. Ganyan na siya, banso. So, lagi ko dun yung mga planters ko. Para maganda siyang tignan. Ayan na siya. Ganyan. Duplex namin. May miss ko. Pag-starter pa lang kayo sa Calgary. Sali lang. Okay yung duplex kasi wala kayong binabayarang tawag dito, mga fees. Tapos, gustong-gusto nila mamaya kasi nakapag-maintain sila ng alam mo yun, kaysa sa condo kasi wala kang lupa. Ayun na sabi nila. Diba? As kapag nagka-problema, ay, alam niyo, mas gusto nila kasi may lupa sila. Sila mami at daddy. Ganun. Pero, ako din, mas gusto ko yung may lupa. Sarili akong lupa. Kasi yung condo apartment, parang binabayaran mo din yung parang air, chorva, eklavu, diba? Pero, wala akong alam sa mga ganyan. Pero, correct me if I'm wrong, diba? Open tayo sa mga feedback yung mga bakla. Ano pa ba? Kagawin natin. Agardo, kasi ilang araw na lang. Gusto ko kasi maging perfect yung bahay natin para sa bumili. Kasi diba, kung ako nga, gusto ko perfect yung bahay ko nung kinuha ko yung bahay natin sa Seaton area. Gusto ko maging happy din yung titira dito, diba? Kailangan it's quits, diba? So, ito pa yung ito yung itsura ng garage. So, 2-car garage to. Kasi daddy nag-install na niyan. So, ito na lang yung kukunin namin. Yan. Yan. Tapos yung mga paso, siguro iwan na namin yan. Tapos itong planter, ilagay ko siya sa harap ng garage. Pwede siya magtanim-tanim dyan kasi ano yan eh, portable. Tapos ito, empty na yan. Wala lang kang pagtatapunan. So, punit-punitin ko siya. Tapos ito, para sa kanila na yan. Tapos ito, hindi ko alam ba't dyan pa naiwan pa. So, ito, lagay ko siya sa likod para i-dispose siya sa kabilang bahay. Ano, so, lagay ko siya dito sa likod ng kotse. Ang dami na ng kotse ko, guys, oh. Dami. Ayan. May space yan. Laki yan, eh. Laki na. Magbitbit na tayo, mga beshi. Go, bit. Na-empty ko na halos yung garage. Hindi pa na siya halos. Grabe. Para tayong hoarder, eh, club. Grabe. Tatapon namin lahat yan sa proper bins. Kasi puno na yung bin sa labas. Sasaya na siya, guys. So yung paso, iwan ko na yan. Grabe. Tapos mayroon pa dun vase. Vase, tsaka baso. And saan ko ba siya lalagay? Hindi ko siya lagay sa kabilang dulo. Lagay ko siya dito. Punong-puno na kasi yung space. Lagay ko siya dito. Kasi pa naman siya. Tapos ito, iniwan ko siyang bukas kasi meron pa akong ilalagay na table, yung foldable table na ginagamit ko pang vlog. Ito, alam mo, ang ganda-ganda nito eh, kaso wala eh. Keep up na natin, guys. Kasi wala natin paglalagyan sa kabilang bahay kasi nga, mag-snow, so wala pa tayong garahe and stress. Huwag na yan. Carry lang yan, besh. Give and give until you receive, diba sabi nga sa kanila. So itong ano na lang, base. Itong dalawa. Lagay natin sa baba ng kotse. Hirap maglifat. Ang hirap mag-dispose ng mga gamit sa bahay-bahay. O kita nyo. Ayan, dyan ko muna siya nilagay. Panaganda basag-basag siya. Bahala na siya, beshi. Ala. Ano pala yung para sa ano? Alam mo sa sobrang dami ko niligpit, besh. Hindi ko na alam kung saan ko nilagay ibang mga gamit ko.
Ito is isarado ko na. Huwag ko na yung table dun. Lala na si Bats. Susin ng kotse. Baka mapagsaraduhan tayo. Delikado na. Tignan natin si Daddy. Sabi ni Daddy, matagal pa daw yung blinds. Mago maayos. So, ano mang gagawin natin? Kasi mama pa naman mag-isa sa kabilang bahay. Parang matagal-tagal pa to, besh. Let's go, guys. Maayos na namin tong... Ayoko na siyang galawin, pero maayos na siya. Ano, Dad? Yung table na, iniiliwan ko na. Iniiliwan mo na? Hmm. Not unless gusto mo siya. Ay, ito magiging round? Ha? Itong round? Yung rectangular. Oo. Ikaw gusto? Uwi natin gusto. Hindi ko alam kung paano tiklopin eh. Tinatry ko eh. Tinry kong tiklopin. Ito, binacuum ko na yan. Kaya malinis na itong basement. Oo. Wala na yan, Dad. Sa kanila yung lahat yan. Malinis, oh. Extra ang kahoy yan. Tinry ko itong... Kanila na yan. Oh, Hindi, foldable yan, Daddy. Oo. Oh. Tinry ko nga siya. Ayaw, oh. Sabi ko sa ano problema nito? Ba't ayaw? Ano yung isang araw? Masikip yung pagkakamit ko. Luwagan. Kaya wag na. Sayang mo. Sayang mo. Hindi ko na... Hindi mo pala. Hindi mo lang siya kumawa. Dahil masisira pa yan. Kaya na parang may table sila. Sa car mo, hindi kasya ito. Hindi. Puno-puno na, may bicycle pa sa akin. Mura lang naman yung sa Walmart. Kaso kayo ba? Kaysa bibili ka pa? Dito, wala lang. Wala na yan. Nilinis na nilinis ko na yun. Andi. Dudo. You double check. Ika na, Dad. Kasi yung couch. Ay, sige. Ito na ang ating katapusan ng vlog. So, bye-bye muna. See you on my next vlog. Bye.